mayroon pang mga 5 billion years bago tuluyang maging red giant ang ating araw. Pero bago pa mangyari yun, wala nang buhay sa Earth. Katapusan na nga ba natin? O may pag-asa pa? Kumusta mahal kong infomates? Alam mo bang ang ating araw o sun ay isang bituin? Sa gabi, kapag tumingin ka sa langit, ang bawat bituin na nakikita mo ay mayroong at least isang planeta na umiikot sa kanya. Kumbaga, mayroon din silang kanya-kanyang planetary system. Ang mga planetang umiikot sa mga stars na yan ay tinatawag na mga exoplanets. Umiikot sila sa ibang bituin, hindi sa ating sun. Kaya sila ay nasa labas na ng ating solar system. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa loob ng ating solar system. At dahil isang bituin nga ang ating sun, sumusunod ito sa typical na life cycle o buhay ng isang bituin. Gaya ng tao, ang bituin ay ipinapanganak rin at namamatay. Ang haba ng buhay ng bituin ay depende sa bigat at laki nito. Mas maliit at magaan siya, mas mahaba ang kanyang buhay dahil mas mabagal niyang nakokonsumo ang kanyang enerhiya. Dito nabibilang ang ating sun, kaya tatagal ito ng bilyon-bilyong taon, mga 10 billion years. Ngayon ay mga 4.5 billion years old na siya, kaya nasa kalahati na siya ng kanyang buhay. Ipinanganak siya mula sa pagguho ng isang higanteng ulap na binubuo ng gas at alikabok na tinatawag na nebula. Ang posibleng dahilan ng pagkaguho ay ang shock waves mula sa isang supernova. Dahil sa gravity, nag-compress ang mga gas at alikabok mula sa gumuhong nebula kasama ang ibang particles sa kalawakan habang umiikot at naging flat na parang pancake. Sa gitna nito, namuo ang parang bola. Ito na ang protostar na siyang magiging core ng ating araw. Ang disk sa paikot nito ang bubuo ng mga planeta. Mga 100,000 years na ganito ang araw, isang protostar. Habang patuloy ang pag-ikot at pag-compress ng mga particles sa gitna dulot pa rin ng gravity, tumataas naman ang temperatura at pressure na siyang nagpasimula ng nuclear fusion sa core nito. Sa puntong ito ay narating na ng Sun ang yugto ng pagiging isang main sequence star na tinatawag ding yellow dwarf. Sa nuclear fusion, ang mga hydrogen atoms na nasa core ng sun ay nagbabanggaan. Ang karamihan sa mga ito ay magkakadikit-dikit at ang mga nuclei ng mga ito ay magsasanib upang bumuo ng bagong element, ang helium. Ang prosesong ito ay lumilikha ng napakalakas na enerhiya, ang solar energy na kumakawala sa anyo ng heat at light, kaya mainit at maliwanag ang ating araw. Habang may hydrogen atoms sa core ng bituin, ay tuloy-tuloy ang prosesong ito. Ang kaso, hindi naman unlimited ang hydrogen atoms sa core ng araw. Nauubos rin ito at pag nangyari yun, ito na ang simula ng pagbabago ng ating araw. Senyales na ito na malapit na ang doomsday ng ating solar system. Huwag kang mag-alala dahil bilyong taon ang pinag-uusapan natin dito. Lahat tayong nabubuhay ngayon ay wala na rin sa panahong iyan. Hindi na natin mawi-witness ang sasapitin ng Earth dahil sa unti-unting pagkamatay ng araw. Pero ituloy natin kung ano na ang mga posibleng mangyari. Habang paunti na ng paunti ang hydrogen sa core ng araw at napapalitan na ito ng helium, mas lumalakas naman ang puwersa ng gravity na tumutulak paloob sa core. Dahil dito, napapabilis lalo ang proseso ng nuclear fusion at ang enerhiyang nililikha nito ay mas tumitindi. Sa mga nagdaang panahon, ang liwanag ng araw ay nadadagdagan na ng mga 10% kada isang bilyong taon. Sa pagbilis ng proseso ng nuclear fusion, mas lalo nang madadagdagan ang liwanag nito at syempre, gayon din ang init na i-release nito. Ang epekto nito sa Earth
ay grabing pinsala. Kukulo ang mga karagatan, matutunaw ang mga glacier, hanggang tuluyan nang mag-evaporate ang lahat ng tubig sa ibabaw ng Earth. Sa ganitong kalagayan, hindi na rin makakasurvive ang karamihan ng life forms sa mundo, kasama na ang tao. Posibleng mangyari ito sa loob lang ng 1 billion years. Ang sun naman ay patuloy pa rin hanggang sa tuluyan nang maubos ang hydrogen niya sa core. Noon ay mga 10 billion years old na siya. Ang panlabas na layer niya ay mag-e-expand, lalaki hanggang siya ay maging red giant. Mga 100 times siyang mas malaki kaysa sa kasalukuyan. Ibig sabihin, aabutin niya ang mga planetang ngayon ay nasa bandang loob ng solar system. Unang maluluto sa init niya ang Mercury. Tapos ay ang Venus. Hati ang mga scientists sa kahahantungan ng Earth. May mga nagsasabing aabutin ito ng Sun at lalamunin din ito. May mga nagsasabi namang hindi ito aabutin. Alin man dito ang mangyari, wala na ring buhay sa Earth sa panahong iyon. Ang Mars ay posible ring hindi abutin ng Red Giant Sun. Pero gaya ng Earth, malamang ay natuyo na rin ang kahit anong tubig na natitira dito. Hindi pa sigurado ang kahihinatnan ng mga planetang nasa bandang labas ng solar system. May mga nagsasabing patuloy pa rin iikot ang mga ito sa araw dahil may mga namataan silang mga exoplanets na gas giants din tulad ng Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune na patuloy na umiikot malapit sa kanilang red giant stars. Ang Titan, ang buwan ng Saturn na pinag-usapan natin sa nakaraang video, nakaisa-isang mundo bukod sa Earth na may makapal na atmosphere, malamang ay mapapanatili ang atmosphere na ito. Kung ang surface nito ngayon ay puro yelo, sa panahon ng Red Giant Sun, ang yelo ay matutunaw at magiging tubig. Kung sa ngayon ay nasa yugto ito na kaparehas ng nagsisimula pa lang ang Earth, baka sa panahong iyan, ang Titan ay nag-evolve na at may buhay na ng katulad ng Earth natin ngayon. Ang pinakabandang labas ng ating solar system ay may nakapalibot na parang ring o bilog na binubuo ng mga nagyayelong bato, kometa at dwarf planets. Ito ang tinatawag na Kuiper Belt. Kabilang dito ang Pluto na isang dwarf planet. Sa panahon ng Red Giant Sun, ang rehiyon na ito ang magiging pinaka-ideal na lugar sa solar system dahil ang pagkalamig-lamig na temperatura dito ay magiging kapareho na ng magagandang lugar dito sa Earth gaya ng Miami Beach o kaya ay Boracay. Pwedeng ito na ang bagong habitable zone o Goldilocks zone. Matagal pa, mahigit 5 bilyong taon pa bago yan mangyari. Walang may alam sa atin kung ano na ang narating ng siyensya sa panahong iyan. Hindi imposible na naimbento na ang spacecraft na kayang magbiyahe sa iba't ibang planeta sa ilang linggo o baka ilang minuto lang. Hindi imposible na bago pa tuluyang matuyo ang lahat ng karagatan sa Earth ay may maganda ng plano ang mga namumuno sa panahong iyon kung paano sila makakapag-migrate sa ligtas na planeta o exoplanet. Hindi imposible na ang orbit ng Earth ay magagawa ng palawakin upang hindi ito maabot ng Red Giant Sun. Hindi imposible na magbigay uli ng instructions ang Diyos sa isang karapat-dapat na nilalang upang gumawa ng sasakyang magliligtas sa tao gaya ng arkong ipinagawa niya noon kay Noah. Only God knows what will happen, and with God, nothing is impossible. So, my dear infomate, ano sa tingin mo? Magpapatuloy kaya ang buhay ng tao kahit maging red giant na ang araw? Ano ang naiisip mong futuristic na solusyon para makasurvive tayo? I-comment mo na yan sa ibaba at pakiclick na rin ang like kung nagustuhan mo ang video na ito. Baka hindi mo pa napapansin, may upload na tayo every week. Check if you've missed any of our latest videos by clicking our Madam Info profile picture below. Keep on watching and may God bless you.